Hi guys, good evening. So there guys, ako na naman ito. So yan guys, umpisahan na natin yung talagang content kasi natin yung love advice or relationship advice na sinabi ko dati sa past video ko. So sa ngayon is pag-usapan natin kung ano yung sekreto sa isang masayang relasyon. Whether mag-jowa kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend, or mag-live-in partner, or mag-asawa, ano ba kasi yung sekreto sa isang masayang pagsasama or masayang relasyon. Bakit pa kasi may mga masayang pagsasama or masayang relasyon na humahantong sa isang malagim or nakakalungkot na wakas. At meron din naman yung mga malungkot na relasyon pero habang tumatagal is nagiging masaya na or lubos ng kasayahan. No? Siguro naman lahat tayo is pinapangarap natin magkaroon ng forever. Pinapangarap natin magkaroon ng forever. No? Siguro naman is wala sa atin yung nangangarap or humihiling na itong tao ay makakasama ko sana ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, or anim na buwan lamang. Wala naman siguro sa atin. Wala. Diba? Wala, diba? Pati ikaw, gusto mo ang panghabang buhay na relasyon. Gusto mo yung pangmatagal na relasyon. Pero kung ikaw, gusto mo lang pang-temporary na relasyon, ay wag kang makinig dito. Okay? So, kasi lahat tayo gusto natin ang forever, ang pangmatagalang relasyon or panghabang buhay na relasyon. Okay, so, paano ba kasi? Ang forever kasi or pangmatagalang relasyon is hindi yan hinahanap at hindi rin yan kusang dumating. Yan is pinaghihirapan. So, it needs commitment, sacrifices, pagod, pawis, dugo. Or maraming effort para mag-work out or maging long-lasting yung relasyon ninyo sa partner mo. So, yung tips na ibibigay ko is napaka importante ito. Kasi kung minsan nawawala ang mga ito habang tumatagal yung mga relasyon natin or tumatagal yung pagsasama natin. So, unang-una is mahalin mo ang sarili mo, pagmamahal sa sarili. Okay? Napaka-importante na mahal mo ang sarili mo at alam mong mahal mo ang sarili mo bago ka magmahal ng iba, bago ka magbigay ng pag-ibig sa iba. Okay, sabi nga ng kasabihan, you cannot give what you do not have. At ang kasabihan na ito ay hindi lang applicable sa mga bagay or material things. No, applicable din ito sa pagmamahal or pag-ibig. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, malamang hindi mo rin mamahalin yung magiging partner mo. Okay? So, ganun yun, guys. Hindi mo maibibigay yung totoong pagmamahal kung hindi mo naman mahal ang sarili mo. Basic. Okay, so number 2 is communication. Communication. Ang pag-uusap. Napaka-importante din ito. Kasi kung walang communication sa wala kayong communication, doon na nag-start magkalabuan kayo. Kung walang communication, mag-start na magkalabuan kayo. Okay? So, dito sa communication naman is, dapat comfortable kayo. Kung ano yung nasa isipan ninyo or kung ano yung gusto ninyong sabihin sa partner ninyo is, nasasabi ninyo na walang halong takot. No? Walang halong takot. At syempre, pag yung partner mo naman is nagsasabi ng mga pinagdadaanan niya or nagsasabi sa'yo ng kung ano-ano, dapat ikaw, matuto kang makinig. At kung nakikinig ka naman is pakinggan mo sa isang sa left ear and huwag mong palabasin sa right ear. Huwag ganun. Dapat kung may pinagsasabi yung karelasyon mo sa iyo, pakinggan mo din. Pagkatapos yun, magsabi ka. Ano ba yung masabi mo sa sinabi niya? No? Dapat hindi lalabas agad sa right ear. Especially kung yung sinasabi niya sa'yo is, yung in-open niya sa'yo is problema or pinagdadaanan niya sa buhay. Dapat ikaw pakinggan mo, then magbigay ka ng advice, magbigay ka ng anong gagawin niya. So, ganito yung gawin mo.
Okay? So, halimbawa, sabi niya, ganito yung problema ko. Ganito, ganito yung pinagdadaanan ko. Siyempre, pakinggan mo. Then, pagsabihan mo, magsabi ka ng advice, payuhan mo siya. Yun bang hindi negative? Yung maging positive. Okay? Ganun yun. And of course, dapat pag nag-umpisa na siyang magsabi, dapat ikaw din is magsabi ka din. Then, kung may pinagdadaanan ka din is, huwag mong itago. Sabihin mo din sa kanya. Give and take lang yun. No, and then number 3 is pagtitiwala. Pagtitiwala or trust. Pagtitiwala or trust. Dito kasi is, importante din ang tiwala sa isang relasyon. Kasi kung walang tiwala, lahat ng papasok sa isipan mo is negative. Lahat ng papasok sa isipan mo is baka, 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 baka. Alam nyo ba yung baka? Baka, baka, baka. Alam nyo ba yun? Nakakasira yan ng isang relasyon. Kahit sobrang tindi ng relasyon ninyo, pero wala kang tiwala, or ikaw na isang partner is wala kang tiwala, lahat ng papasok sa isipan mo is sobrang sama. Halimbawa, hindi nag-text yung partner mo or hindi yan umuwi. Bigla na lang hindi siya umuwi. Tapos, pag-iisipan mo siya, baka nakipag-date or nakipag-meet or kung hindi naman siya nag-text or hindi naman siya nag-chat sa'yo, isipin mo na, maisip mo na baka naman may kinakausap ng iba. Ganun yun pag wala kang tiwala. Pero kung meron kang tiwala, kahit na hindi siya uuwi isang gabi or hindi ka i-chat ng isang araw, is positive pa rin yung papasok sa isipan mo. Siyempre, maisip mo na, baka busy. Baka gusto lang niyang mapag-isa or baka may pinagdadaanan siya na gusto lang niya na wala mo nang hindi niya masabi sa akin. Huwag mong kulitin. Especially yung mga lalaki na hindi marunong magsabi ng pinagdadaanan niya or hindi marunong magsabi ng problema niya. Girls, huwag tayong maging baka-baka, or huwag tayong maghinala. Kasi most of the boys, hindi nila sinasabi yung mga pinagdadaanan nila sa atin. Lucky ka kung yung partner mo na lalaki is nagsasabi talaga ng mga pinagdadaanan niya. Very lucky ka pag ganun, and bibihira lang yung ganun kasi. So, ganun yun. Tiwala, tiwala. Tiwala ang isang pundasyon sa isang matatag na relasyon. Okay? And another is, yung pagsisinungaling, wag kang magsinungaling. Especially you boys. Kung minsan kasi sabi ng mga boys, mas okay pa na mag-isinungaling ka kaysa naman masaktan mo yung karelasyon mo. Wag ganun. Kasi us ladies, mataas ang instinct namin. So kahit pa itago mo yan, lalabas din. Parang investigador, mas detective pa kami, hindi mo pa nasasabi yan, is alam na namin. So, ganun yun. Kung may nagawa ka namang masama, sabihin mo na sa partner mo, mas okay pa na or mas magandang ikaw mismo manggagaling yung nagawa mo kaysa naman sa ibang tao. Yun, tandaan ninyo. Pagsisinungaling is dyan nagsisimula or dyan na nagsimula ang mawala yung tiwala ninyo sa isa't isa. At pag nangyari yan, mahirap ibalik yung pagtitiwala. At pag nangyari yan, babagsak ang relasyon ninyo. So, okay. So, yan. And number 4 is pagkakaibigan. Pagkakaibigan. Mahalaga din kasi yung pagkakaibigan eh. Parang, dapat sana kung naging karelasyon mo na yung tao or naging asawa mo na, naging live-in partner mo or naging jowa mo na siya, dapat nandoon pa rin na yung matalik na pagkakaibigan ninyo. Okay? Kasi kung wala yan, wala eh. Babagsak ang relasyon ninyo kung wala kang pagkakaibigan. Parang kumbaga, hindi mo na maisip na may hindi mo pag-aari yung isang tao. Kahit asawa mo pa yan, hindi mo yan pag-aari. Binigay lang ng Diyos ang asawa mo or yung jowa mo or yung karelasyon mo para may kasama ka sa buhay. May katuwang ka sa buhay, pero hindi mo yan pag-aari. Kung minsan kasi pag tumagal na yung relasyon natin or naging asawa na natin, nawawala na, sobrang comfortable na natin. Kung minsan is hindi natin napapansin na nasasakal na yung kasama natin, yung kinakasama natin or yung partner natin. No? So dapat sana manatili pa rin yung pagkakaibigan. Let's say for example, sana is magbiruan kayo or
or magtawanan na parang magligawan ulit na parang teenager lang or parang mga bata lang. So, yun yun. Alam niyo naman yung mga elemento ng isang magkaibigan, no? Alam niyo yan. So, mag-bonding, ganun. And, yan, mag-kwento. Balikan ninyo kung paano kayo nagligawan. Mga ganun. Bring back memories. And, number 5 is, intimate or expressive. Wow! Intimate or expressive. Paano ba to? Ito kasi, dito kasi is, maipadama mo sa kanya or maiparamdam mo sa kanya na mahalaga siya sa buhay mo or mahal na mahal mo siya. Paano? Paano mo yan ipadama? Maraming aspeto yan eh. Pero, sige, bigyan ko kayo kung paano. Kasi baka nakalimutan na ninyo. Baka nakalimutan na ninyo sa tagal ng relasyon ninyo. Or medyo naging 1 year na yung relasyon ninyo. Medyo nakakalimutan na natin to, no? So, unang-una is, ano to? Physical na paglalambing. Physical na paglalambing. Paano ba yung physical na paglalambing? Ano to yan? Ganito yan. Hugs. Hugging. Holding hands. Or touching your partner. Touching your partner. Pero not to the extent na itatouch mo yung partner. Especially kung hindi pa kayo comfortable sa isa't isa. Wag mong itatouch kung basta-basta yung partner mo. Especially yung mga ibang babae na ayaw nilang natatouch. Kung minsan, na-offend kami. Especially kung hindi pa tayo comfortable. Huwag ganun. Okay? Pero yan, physical na paglalambing. Yung mga tumagal na, naging 1 year na, or medyo comfortable na sila, gawin natin yun. Physical na paglalambing. Hugs. Kasi kaming ladies, gusto namin nahahugs, or nahawakan ang kamay namin. And of course, even the other boys, ganun din sila. Pangalawa is, physical na paglalambing, pagbibigay ng support, kung saan, isusupport mo siya, pagbibigay ng support kung saan damayan mo siya sa mga sa mga problema niya, especially kung may pinagdadaanan siya, damayan mo siya, puntahan mo. Kung magka-LDR naman kayo, kausapin mo, tawagan mo, video call, mga ganun, tawagan mo. Kasi dun pa lang is madaman niya yung pagmamahal mo. Or kung may achievement siya, i-congratulate mo, i-appreciate mo siya. Kung LDR naman kayo is, tawagan mo, ganun pa rin. Kausapin mo, ipakita mo, or iparamdam mo na mahal mo siya. Pangatlo is, tulungan mo siyang mag-grow. Tulungan mo siyang mag-grow bilang isang tao. Tulungan mo siyang mag-grow bilang isang tao. Paano? Of course, i-encourage mo siya. Huwag kang magsawang mag-encourage sa kanya, i-motivate mo siya, especially kung may gusto siyang gawin sa buhay pero nadadown siya sa sarili or nagdadalawang isip. Of course, i-motivate mo or encourage mo. Sabihin mo na, sige, gawin mo to. Pero pag ginawa niya yun at bumagsak, huwag kang magsawa na supportahan siya or huwag kang magsawa na mag-encourage sa kanya or mag-suggest ka ng ibang pwede niyang i-experience, baka dun mag-click siya. And then, pag nag-click siya, you appreciate mo pa rin siya. Sabihin mo na, nandito lang ako, no matter what happened. At pag sinabi mo naman yan, is panindigan mo. Huwag yung sinabi mo ngayon, tapos kinabukasan, nakalimutan mo. Huwag ganun. Hindi lang sa mga boys to, applicable din to sa mga girls. Especially now, no? Huwag ganun. Pag sinabi natin nandoon sa partner natin na nandoon tayo, no matter what happened, is panindigan natin. And last is, pagsasabi ng I love you. Pagsasabi ng mahal kita. Kasi nakakagaan yan ng loob. Hindi lang yung nakikilig ka, pero nakakagaan yan ng loob. Yung maisip mo na merong isang tao na handang mahalin ka kahit ano pa man yung mangyari sa'yo or kahit iwasan ka ng lahat ng tao, meron yung isang tao na handang magmahal sa'yo, umintindi sa'yo,
Ganun yun. Okay? And then, last, yung pinakalas is, mag-banding kayo. Mag-banding kayo wherein, applicable din ito sa mag-asawa. Kasi kung mag-asawa na kayo is, especially kung may mga anak na kayo is, yung attention kasi ninyo is napupunta na sa anak ninyo. So, parang nakakalimutan na ninyo yung isa't isa, yung oras ninyo sa isa't isa. So, kung ganun is, kung maliliit pa yung mga anak ninyo, iwanin ninyo sa mga parents ninyo, sa mga brothers or sisters ninyo, yung pwedeng mag-alaga sa mga anak ninyo din, lumabas kayo. Lumabas kayo para mag-date. Mag-date. Kumain kayo sa paborito na yung restaurant or pumunta kayo sa paborito nyo yung pinupuntahan dati nung nagliligawan pa lang kayo. So, yun ay, at least man lang is magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Nawala yung mga anak ninyo. So, bumalik yung romance. Yung romance. Yung pagmamahalan ninyo na dati ninyong ginawa or yung kilig moments. Ganon yun. So, ito siguro yung mga masabi ko kasi applicable yan. Applicable ito sa lahat ng magkarelasyon. And sana may natutunan kayo and sana naman mahanapan ninyo yung totoong masayang relasyon sa mga medyo-medyo pa yung relasyon nila. Sana nakatulong ito sa inyo. And of course, sa mga wala pang forever, huwag tayong malungkot, darating din yan. And of course, maging masaya lang tayo sa buhay. Kasi kung may ka-forever man tayo, darating din yan sa tamang panahon. And yan guys, ito lang siguro yung pwede kong masabi or mga tips na may suggest ko sa inyo. And sa susunod, mag-uusap ulit tayo. And kung may gusto kayong i-content or gusto kayong tanungin sa akin is i-comment nyo lang dyan sa baba. Comment nyo lang dyan sa baba para yun yung pag-usapan ulit natin. And guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. I-hit mo lang yung subscription button. And hanggang dito na lang po. And ang masabi ko lang is good luck sa mga may ka-forever. And sana magtagal pa po kayo. And God bless po. Mahal na mahal ko po kayo. And sa mga wala pa pong forever, nandito lang po ako. Handang magmahal sa inyo. And of course, nandun po si God sa taas. Nandun po si God sa taas na nagmamahal sa atin. And then, hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa panunood. And hanggang sa muli or hanggang sa susunod. Good night, good night, good night. Bye po.